Hello mga bata, ang asignatura natin ngayon ay MAPE PE 2 Quarter 3 Week 1. Ang pamagat ng ating aralin ay oras, lakas at daloy. Bilang panimula, naranasan mo na bang makasali sa isang karera o larong may pabilisan? Ano ang nangyari? Ikaw ba ay nauna o nahuli? Bakit sa tingin mo ay nauna ka o nahuli sa larong pabilisan na iyong nasalihan? Sa aralin na ito ay matutuhan mo ang pagsasagawa ng iba't ibang kilos ng katawan base sa oras, lakas at daloy. Inaasahan din na sa pagtatapos ng aralin ay magagawa mo na matukoy, maikumpara at maisagawa ang iba't ibang kilos o paggalaw ng katawan base sa oras, sa daloy at sa lakas. Ating basahin ang kwento sa ibaba. Isang patimpalak ng pabilisan sa 500 metrong takbuhan ay kasali si Nanoy, Chicks, Harry at Earl. Alam ng lahat na ito ang pagkakataon nila na maipakita ang bunga ng kanilang araw-araw na ensayo, pagpapalakas. Dahan-dahan na pumuesto ang mga manlalaro sa kani-kanilang linya ng pagtakbo. Lahat ay nakaabang na sa mangyayari at sa kalalabasan ng patimpalak. Ready! Get set! Go! Kasabay ng pagputok ng baril ay simula ng pagtakbo ng bawat manlalaro. Sa unang 100 metro ng laro ay nangunguna sa pagtakbo si Earl na nasa unang linya. Sinusundan siya ni Jig sa ikalawang linya ng pagtakbo. Magkasunod naman sa ikatlong linya ng pagtakbo si Nanoy at Harry na nasa pangatlo at pang-apat na pwesto. Bagamat malapit ang pwesto nila sa isa't isa, bawat manlalaro ay patuloy lamang sa normal na bilis ng kanilang pagtakbo. Papalagpas na sa ika-300 metro ang mga mananakbo. Dito ay dahan-dahan nang napapantayan ni Jig si Earl sa unang pwesto. Kasunod pa din nila ang mga manlalarong si Nanoy at Harry. Sa huling ika-100 metro ng takbuhan ay nakakita ng pagkakataon si Noy na mapunta sa unang pwesto at makalipat sa unang linya ng pagtakbo. Kasabay ng isang mabilis at malakas na pagtakbo, naunahan na ni Noy sina Jigs at Earl. Si Harry naman ay patuloy pa din sa pag-ahabol sa mga nauna sa kanya. Sa pagtatapos ng patimpalak ay nagawang mauna ni Noy sa tatlong mga manlalaro. Nagawang makahabol si Harry, kina Earl at Jigs. Pumapangalawa sina Jigs at Harry sa natabla sa pagtatapos ng karera. Kasunod nila ay si Earl na mula sa unang pwesto sa umpisa ng karera ay natapos sa huling pwesto. Sino sa mga manlalaro ang nauna sa pagtapos ng patimpalak? Ano ang maaaring naging dahilan ng kanyang pagkakauna sa patimpalak? Sino sa mga manlalaro ang nahuli? Ano ang maaaring dahilan ng kanyang pagkahuli sa nasabing patimpalak? Alam niyo mga bata, ang bawat pagkilos natin ay naapektuhan ng iba't ibang elemento sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga elementong ito ay ang oras, lakas at daloy. Ano nga ba ang kahulugan o ibig sabihin ng oras? Ang oras daw ay isang elemento na nakakaapekto sa bilis o bagal ng ating kilos. Kung iyong mapapansin, may mga pagkakataon na ikaw ang nauuna at meron din namang pagkakataon na ikaw ang nasa hulihan. Maaaring minsan ay mabilis ka o minsan naman ay may mga tao, bagay o hayop na mas mabilis sa'yo. Paano nga ba nasusukat o nabibilang ang oras? Una, sa bilis. Paano nga ba nakikita natin ang bilis? Mabilis, mas mabilis, at pinakamabilis. Samantala, ang bagal. Ang bagal naman ay mabagal, mas mabagal, o pinakamabagal. Ang oras ay tumutukoy sa bilis o bagal ng isang kilos. Halimbawa,
ang mga kilos na paggapang, paglakad, pagtakbo ay tatlong magkakaibang kilos. Ang mga ito ay ihahambing sa bawat isa ayon sa kanilang bilis kapag isinasagawa. Ang paglakad ay masasabing mas mabilis kung ikukumpara sa kilos ng paggapang. Ngunit ang kilos ng pagtakbo ay ang pinakamabilis sa mga nasabing kilos. Kung aayusin ang mga kilos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang bilis ay paggapang mabilis. Ang paglakad naman mas mabilis. Samantalang pagtakbo ang pinakamabilis. Naintindihan ba mga bata? Okay. Ano naman ang pangalawang elemento? Ito ay ang lakas. Ano raw ang sinasabi tungkol sa lakas? May mga sitwasyon din na nagpapakita tayo ng ating kalakasan. Dito ay nabibigyan ka ng pagkakataon na maipakita na mas malakas ka sa ibang tao, hayop o bagay. May mga pagkakataon din na ang ibang tao, hayop o bagay ay nagpapakita na mas malakas sila sa iyo. Tingnan naman natin kung paano na susukat ang ating mga lakas. Una ay ang bigat. Ang bigat ay maaaring mabigat, mas mabigat, o pinakamabigat. Samantala, ang gaan naman ay maaaring magaan, mas magaan, o pinakapagaan. Sinasabi na ang bawat kilos ay maaari mo din ihambing ng ayon sa kanilang lakas. Sa paghahambing ng mga kilos ayon sa lakas ay masasabi natin kung ang isang kilos ay magaan o mabigat. Halimbawa ay ang pagbuhat ng isang bag na may kwaderno at mga aklat. Kung ito ay ipapagawa sa isang bata, makikita mo na tunay na mahihirapan ito sa gawain. Masasabi na mabigat na gawain ito para sa isang bata. Kung ang ganitong gawain ay isa sa gawa naman ng isang lalaki na may matipunong katawan ay magiging magaan para rito ang gawain. Sa paghahambing ng ayon sa gaan at bigat ay maaari mong gamitin ang mga salitang mabigat, mas mabigat, o pinakamabigat. Pwede rin na magamit ang mga salitang magaan, mas magaan, o pinakamagaan. Masdan mga larawan sa itaas. Ang bata na may buhat na bag ay makikita na nahihirapan sa kanyang ginagawa. Ang binata na may buhat din na parehong bag ay hindi masyadong hirap sa pagbubuhat nito. Sa pangatlong larawan, ang matipunong lalaki na may buhat na bag ay walang kahirap-hirap sa pagsasagawa ng gawain. Kung aayusin naman natin ang mga kilos ayon sa pagkakasunod-sunod, ang kanilang bigat ay ang batang may buhat na bag, magaan. Samantala, ang binatang may buhat na bag, mas magaan. At syempre, ang matipunong lalaking may buhat na bag ay pinaka magaan. Ano naman ang pangatlong elemento? Ito ay ang daloy. Ang daloy ay ng bawat kilos ay maaaring tignan kung malaya o di malaya. Masasabi mo na ang pagkilos ng isang tao ay malaya kung limitado ang mga kilos na isinasagawa. Ang daloy ay walang dapat na sundin, takbang at pagkakasunod-sunod sa bawat kilos. Ang malayang kilos ay walang paghinto sa bawat gawain. Ito ay isinasagawa ng tuloy-tuloy. Masasabi mo na ang kilos ay di malaya kung ang mga kilos na isinasagawa ay limitado. May tamang hakbang ng mga kilos na dapat sundin. Sa pagitan ng bawat kilos ay inaasahan ang sadyang paghinto. Tingnan natin,
Ito yung daloy at malaya. Hindi limitado ang galaw, walang istrukturang kilos, tuloy-tuloy ang kilos. Samantalang pag di malaya, hindi limitado ang galaw, walang istrukturang kilos, at tuloy-tuloy ang kilos. Kung napapansin ninyo, lahat ng katangian na meron sa malaya at di malaya ay pare-pareho. Ibig sabihin, walang pagbabago kapag ang pinag-uusapan ay ang daloy. Ang bawat kilos ay maaari natin maihambing ayon sa oras, daloy at kilos at lakas. Maaaring makaka-apekto ang mga elementong ito sa iyong mga kilos. Ang bawat pagkilos na ating isinasagawa ay may wastong paraan ng paggawa, kaya nararapat lamang na inyong bigyang pansin ang bawat elemento sa lahat ng ating pagkilos. Ang paggamit ng malusog na pangangatawan ay nagsisimula sa paggawa ng maliliit na kilos sa wastong paraan. Mula rito ay maisasagawa mo ang iba pang mga komplikado at mahirap na kilos. Ang bawat kilos ay dapat na naisasagawa ng wasto, hindi lang sa bawat paggalaw o di pati na rin sa bilis, lakas at sa daloy ng bawat gawain. Handa na ba kayong gawin ang mga gawain sa pagkatuto? Subukan na natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ano daw ang gagawin? Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Hanapin ang sagot sa mga pagpipilian pagkatapos ng mga pangungusap. Isulat ang sagot sa isang malinis na sikutang papel. Number 1. Alin sa mga kilos sa ibaba ang may pinakamagaan na kilos? A. Paghiga, B. Pagupo, C. Pagtayo, or D. Paglakad? Tama! A. Paghiga. Number 2. Alin sa mga kilos sa ibaba may pinakamabigat na kilos? A. Paghiga, B. Pagtayo, C. Paglakad, or D. Pagtakbo? Tamang sagot ay D. Pagtakbo. Number 3. Alin sa mga kilos sa ibaba ang may pinakamabilis na kilos? A. Paggapang, B. Paglakad, C. Pagtakbo, or D. Paglukso? Ang tamang sagot ay C. Very good. Ayan, subukan naman natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin at ikumpara ang bawat pagkilos sa bawat bilang. Isulat kung mabilis, mas mabilis, at pinakamabilis sa bawat kilos. Gawin ito sa isang malinis na sagutang papel. Bago ang lahat, atin mo nang alamin ang kahulugan ng mga salita na matatagpuan sa susunod na gawain. Ang unang salita ay igpaw. Ang ibig sabihin ng igpaw ay talon, lukso, o igtad. Ang pangalawa namang salita ay iskape. Pag sinabing iskape, ito ay pagtakbong tulad ng kabayo. Tama ba ang inyong ginawa? Very good! Ngayon naman, gawa atin namang alamin at subukang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tukuyin at ikumpara ang bawat pagkilos sa bawat bilang. Isulat kung mabigat na kilos, mas mabigat na kilos, o pinakamabigat na kilos sa bawat nakasaad na kilos. Gawin ito sa isang malinis na sagutang papel.
gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumuhit ng 3 kilos na nagpapakita ng paggalaw base sa kanilang bilis. Tukuyin ang tawag sa bawat kilos at isulat ito sa ilalim ng bawat iginuhit na kilos. Tukuyin din ang bilis ng bawat kilos. Gawin ito sa isang malinis na sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumuhit ng 3 kilos na nagpapakita ng paggalaw base sa kanilang lakas. Tukuyin ang tawag sa bawat kilos at isulat ito sa ilalim ng bawat iginuhit na kilos. Tukuyin din ang lakas o pwersa na ginagamit sa bawat kilos. Gawin ito sa isang malinis na sagutang papel. Samantala, ang gawain naman sa pagkatuto bilang 6 ay gawin ang mga sumusunod na panuto at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa isang malinis na sagutang papel. Ng mga panuto, number 1, manap ng kasama sa paggawa ng aktibidad na ito. Maaaring imbitahan ang iyong magulang, ate, kuya o kung sino man na nakakatanda na pwede kang samahan at alalayan sa paggawa ng gawa. Number 2, humanap ng pwesto sa loob ng bahay na maaari kang makakilos tulad ng pagtakbo, lalakad at iba pang mga kilos lokomotor. Number 3, magtakda ng 2 lugar o pwesto at markahan ito bilang A at B. Siguraduhin na may malayong espasyo sa distansya ng A at B. Ito ang gagamitin nating simula at dulo ng tatahakin nating mga pagkilos. Number 4. Gawin ang sumusunod na kilos mula A papunta sa B habang inoorasan ng ating kasamang nakakatanda ang bawat ating pagkilos. A. Paglalakad, B. Pagtakbo, at C. Paglukso o pagtalon. Pagkatapos ng gawain, sagutin natin ang mga katanungan. Number 1. Ilang segundo ang inabot ng iyong paglalakad mula A hanggang B? Number 2. Ilang segundo ang inabot ng iyong pagtakbo mula A hanggang B? Number 3. Ilang segundo ang inabot ng iyong paglukso o pagtalon mula A hanggang B? Number 4. Kung titignan o susuriin ang bawat kilos, alin sa mga ito ang pinakamabilis na uri ng kilos base sa kanilang bilis? Number 5. Kung titignan o susuriin ang bawat kilos, alin sa mga ito ang pinakamabagal na uri ng kilos base sa kanilang bilis? Okay. Bilang pangwakas na gawain, ang bawat kilos na isinasagawa ay inaapektuhan ng elemento ng oras, lakas, at daloy. Ang oras ay inihahambing sa pamamagitan ng lang at blank. Tama, bilis at bagal. Ang blank naman ay inihahambing sa pamamagitan ng blank at blank. Ang tamang sagot ay bigat at gaan. Tama. Ang blank naman ay naihahambing sa pamamagitan ng blank at blank. Ang tamang sagot ay malaya at di malaya. Tama. Maraming salamat sa panonood mga bata. At ang ating sanggunian ay MAPE PE2 Quarter 3 Week 1 Pivot 4A Learner's Material. Sa muli!